Magandang gabi sa inyong lahat. Gusto kong batiin ang brother ko, si Armando. Happy birthday. At saka si Ate Luz, kasi number one na naman ng see-through sa last birthday. Thank you very much. And we have Ronald Gervario. Good evening, Ate Luz. Congratulations. Number one na naman daw. Happy birthday to Madam Elma and Mario Garcia. Get well soon, John Gaddy from Gina Marisa Tagasa. Hello. Hello to my long-lost friend na nasa studio ngayon, si Butch. Hi, Butch. All right. Tutalag ba tayo, I'd like to say happy birthday sa aming dakilang sekretary, isa sa mga talent coordinators ng see-through, si Maristela Fontana. Happy birthday, Maristela. Si Maristela. Tomorrow. And ang kanina pa ho nilalanggam sa Katamisan. Kanina ko pa sila na dito nagbubuluhan ng mga sweet nothings. Nainggit ako bigla. Bo! Pakilala nating sabay, mga kaibigan, si Edu Manzano and Miss Vilma Santos. Hello, magandang gabi ho sa inyong lahat, sa lahat na nandito, Ate Luz. Gusto kong batiin si Lucky. Lucky, hello! Good evening sa inyong lahat, Ate Luz. I'm back again. Oo, naalala kong memorable yung pag-guess mo da. Oh, yung last time. Let's not talk about it. Oh, hindi na. Maristela, advance, happy birthday. Okay. So, kung inyong napapansin, tatlo lang ang bisita natin. O, apat, of course, with Rene. So, who would like to start off? Mario! Una sa lahat, bago ako magtanong, guys, gusto ko munang batiin lahat ng guest natin, si V, si Edu, at si Dina, dahil nominated sila lahat sa pangat. Si V at si Edu. Napaka-sexy naman ang pose yan! Ng move flash dito natin. Napaka-sexy, ah. At nandito yung istorya nila sa PAMAT at other special artists. Nominated si Dude sa PAMAT? For ano ang kulay ng mukha ng Diyos? Si B4, muling buksan ang puso. Si Dina po. So, sana manalo kayo. Ngayon, ang question ko, si B lalo na, she's used to winning Best Actress Awards, no? Tatlong sunod-sunod na taon for Relasyon, Broken Marriage, and Sister Stella L. For this year, ayan, nominated siya ulit. Si Dudes at saka si Dina ngayon palang na-nominate pareho. Dina sa tingin, also? Dina yeah, oh, for Tinik sa Dibdib. Sa PAMAS din at saka sa Star Awards. Star Awards. So, ang tanong ko ngayon, yung bang roles nila dito sa Palimos ng Pag-ibig, yung vehicle mismo at saka yung tindi ng performances nila, sa tingin nila, eh, it's worth it na ma-nominate sila ulit sa darating na awards sa susunod na taon? Let's ask Dudes first. Well, I don't know, no? Depende rin yan sa kung anong magiging criteria of the judges. Uh-huh. Pero one thing I can promise na yung pelikulang yan ay talagang pinaghirapan. We all gave it our very best. Uh-huh. The performances, I felt na talagang magaganda mga eksena. Eddie Garcia was at his best. Uh-huh. Of course, inspirado Vilma. Inspirado kayo. I mean, yes, very inspired. Of course. Kaya, yun nga, I don't know kung masasabi niyong it's pang award ng performances, but I can say it's, we really gave it our best. Uh-huh. Itong Palimos, ang ibig sabihin ni Mario. Is it worth it sa tingin mo na bigyan kayo ng award sa pelikula ito? Sa Palimos? Uh-huh. Well, I guess, basta kami lahat, ginawa namin lahat ang magagawa namin para pagandahin ang pelikula. Hindi raw kayo umarte rito. Ano raw ito? Labas yung kasaway, di ba? Sa pelikula ito? Hindi na raw kayo dinirect. Hindi, pero frankly speaking, Ate Luz, malaki ang naitulong. Siyempre, sa pagiging mag-asawa namin, malaki ang naitulong sa pelikula, no? Of course. Nagbablush ka, B? Hindi, makeup yan. And Dina, gusto tanong ni Mario, B? Ang masasabi ko lang, I think I did my best in this movie. At saka inspirado din ako dahil kakaibang role ko dito, baby maker nga. It's so different. Baby maker? Wala pa akong nai-interview yung baby maker, saka wala pa akong nakikilalang baby maker, kaya... Meron, si Marie, baby maker daw. Ako ha, chismak yan. Anyway, inspirado ako. I did my best, but I cannot tell kung dapat lang manominate. Pero I think everyone did well. Even Edu's performance is really very good here. Same with V. Okay. Yes, Letty. Ito hindi chismis, ha? Ang kamay mo, Letty. Oh, hindi na. Hindi ito chismis, pero ito eh, nasaga po sa isang taong kasama sa pelikulang Palimos ng Pag-ibig. Mm. Ito para kay B at kay Edu. Uh-huh. Gaano katotoo yung kasay story ng Neg. Hindi nga to chismis, nasagap to, ha? Chismis pa rin? No, yung nasagap, tenga lang ang ginamit to. Ah, walang bibig. Oo, nadinig mo lang. Kini-chismis mo ngayon. Ito. Ayun na. Gusto ko lang linawin. Okay. Dahil nakikiliti ako, eh.
Nakikilip eh, ah, tayo pong magkatuluyan na, gano'n. Okay. Yung negligee, kasi story ng negligee, na ano daw, na kinry ni Vilma yung black na negligee na yun. Na, sa pelikula to? Gagamitin okay. Sa pelikula na kitang-kita yung katalima ng cleavage. Oh, okay. Na lumalabas naman si Edu. Oh. Nakita ni Edu, parang natukso si Edu, gano'n. And then? Pinuha niya si B. Kasama sa eksena yan? Hindi. Ay, kasama? Wala, hindi kasama to. Tsaka na yung eksena. Oh, saka na yung eksena. Pinuha, pumasok sila sa isang private room. Bathroom na. Oh. For 15 minutes. Hindi eksena yan? Hindi, hindi, hindi. Nakalak, nilak. Nilak? Oo. Pati yun alam mo. Isasaga ka. Ano siya? Si Dina ang sus. Okay. Ayoko sabihin ang sasaga. Anong gusto mo nga, anong question mo ngayon kay V? Yung, et ang tanong ko, kung totoo nga yun. Baka tanongin mo, kung anong ginawa sa banyo? Kung totoo lang. Hindi, ala, kung totoo, kung dahil alam ko na may nangyari. Kung alam na may nangyari. Pwede nag-usap lang sila doon. May nangyari nga, ay, din na nag-usap sila. Oo nga naman, okay. So what happened? Totoo ba to? Hindi. Hindi kasi, si William Larry, yung ano, production manager. Executive. Not the multi William. Executive producer. Sorry, William, ha. Ano, mahal ko yan. Hindi, hindi ako nalilito. Dina, sabi ni Dina, sabi mo eh. Si Dina ko, nag-view ko kasi nag-umpisa niyan. Kasi natutuwa daw siya. Ako rin natutuwa sa'yo, ha. Talaga lang totoo. Kasi si William Larry kasi, gusto niya bumili raw ng parang kamiso na medyo sexy na gagamitin namin sa love scene ni Edu. Eh, gagamitin yun sa Puerto Azul. So, naniguro sila kasi, pag hindi ko gusto yung damit, siguradong hindi ko susuot. So, that time, pinabili na nila yung kamiso. Nung makita ko yung kamiso, sexy talaga. Oo, sexy. Sinukat ko. Dahil kailangan malaman ko talaga kung susuot ko. Hindi. Paano kayo napunta sa banyo? Hindi. Tapos nga, nung sinukat ko, siyempre, di nakita naman ni Dudes. Tinanong ko nga kay Dudes kung okay lang, kung di masyadong bold, ganon. Pero yung tuksong kinalaga ko ni Dudes, biruan lang yon. Kasi sa... biruan lang yon kasi yun ang tuksuhan naming dalawa. Dahil nung sabi niya, oh, sexy niya, to sabi ko, sige, I'll change na. Sabi niya, oh, baka, ano, I can help you. Sabi ko, no, I can manage. Tapos, hindi. Hindi sa pagbibihin. Niloloko nga niya kung ganon. Pero, siyempre, biruan. Sumunod biruan siyang gano'n. Pero, lumabas naman siya. Lumabas ka rin pala. Lumabas ka rin pala. Ang tanging masasabi ko lang, Ate Lutz, no? Is... mapipigil mo ba? Mapipigil mo ba raw, sabi ni Robert? Alam mo, yung paglalak ng pintuan, wala akong kinalaman doon, Ate Lutz. Sino naglak? Si Vilma? Si Vilma naglak? Si Vilma naglak? Ate Lutz, ako nagpipilit lumabas. Ah! Kaya lang hinarang yung pito, hindi ako makalabas. Ah! Sino ba nagbuhat? Ay, ikaw nagbuhat! Ikaw nagbuhat sa kanya! Pero ang pabiro. Pabiro. Pero hindi ang masakit niyan, ang masakit diyan, pabiro lang yun. Ah, pabiro. Saan siya pinagsamantalahan ako? Ah! Ang kasalanan na to kay Dina. Dahil nandun si Dina. Nanonood si Dina. Yes, Dina. Ako wala akong kinalaman. Inosenteng-inosente ako. Yung mga kasama ni Ate V ang nagsabi, bakit kaya ang tagal-tagal ni ano, ni V sa loob? Oh, wag ka magsinungaling. Di ba kinatok mo? Ay, tapos nakinig siya sa door. Ay, hindi sila nag-uusap. Anong ginagawa? Hindi ko sa akin. Hindi ko nakasalanan niya. Niya nagsabi, hindi ako. Ako naman, ay, may I watch lang. And may watch ka lang. Kilig to the bone. Yeah. Oh, ano lang. Hindi, dapat maging malinaw eh. Dapat malinawag ito, no? Kasi baka mamaya isipin nila kasi sabi nga ni Dina, oh, wala kami na dito, eh, kinisang nagsasalita. Magbubulungan kami. Kaya naman ganyan. Kaya ako, binubulungan ko si B eh. Kasi, sinasabi ko sa kanya, palabasin mo na ako. Kaya lang, hindi ko maisigaw, dahil ang daming tao sa labas eh. Ayoko mapahiya si V. Ah!
diba? May reputo. I mean, ayoko naman kung ano isipin ng tao. Di, makisama ka, please. Palabasin mo ako. Oh, para madali, nagkwentuhan kami. Nagkwentuhan kayo. Wala nang yari. Okay. Wala nang yari. Amin yung narito. Mapipigil mo ba? Ayun ni Ralph Recto yan, ha? Saka ni Ana daw. Yes, hindi, ha? Total, kahit nagkulong na raw ng banyo, tapos ayaw pa nila aminin na nagkabalikan na. Ang gusto ko ngayong itanong, seryoso daw ako. Yes, I'm surprised, Ralph. Gusto ko itanong sa kanila kung if ever na dumating ang time na si V, may laki na sila pareho, no? Uh-huh. Si V magkaroon ng baby sa iba, si Edu magkaroon din ng baby, baby sa maker. Iba. Baby maker, Dina Bonnevie. Ano kayang feeling yung dalawa kung masusundan si Lucky na parehong iba na ang partner nyo? Dude, all of a sudden, silent. Yeah, V? Siyempre ngayon, hindi ko pa alam kung anong mararamdaman ko, but definitely alam ko, siyempre masakit yun. Mm. Pero sabi nga nila, pagka special sa yung tao, kung ano ikaliligaya ng tao, ibibigay mo. Maligaya ka na. Dude, it's your turn. No, I agree with V. Ganun ka lang. Linda! Bago tayo mapunta rito sa kaliwa. Yes. Follow-up question, Ati Lutz, sa dalawa, Kibi at saka Kiduz, ano, na kahit napatuloy niyong dinideny ngayon na... Ati, yung banyo na naman? Hindi yun. Ay, iba na. Na nagkabalikan na kayo kahit nakikitang obvious naman sa mga kilos niyo. Kasi ayaw niyo, sabi niyo nga nung press ko ng Palimos noon last week na ayaw niyong gamitin parang gimmick yung pagbabalikan niyo dito sa Palimos ng pag-ibig. So after ba na showing ng movie, pwede niyo lang aminin na totoo na? After na showing ng movie, at least hindi na gimmick yun, di ba? And then, the first place, sinabi nga namin na talagang hindi naman namin ginigimmick. At saka hindi namin binabalak yung reconciliation. Hindi natin masasabi kung what will happen next. So, bayaan na lang natin. Oh, let it come. I mean, kung okay, then okay. Kung hindi naman, pwede nyo na aminin. The most important thing is maligaya kaming pwede nyo na aminin. I agree with you. Yes, Ansel! Yaman, no. Yaman din lamang at malabo pa rin kung kay Dude saka kay V natin kukunin yung impormasyon. Kunin na natin kay Rene Mariano. Ano ang vibes niya ngayon? Nagkabalikan na ba kung hindi pa magkakabalikan kaya? Oh, bago masagutin yan, Rene. And also, magbabibe si Rene din kay Dina. Tingnan natin kung tatapos. Yes, yes Rene. Vibes mo, yung totoo. Sasabihin nila. Kung humingi ng number kay Edu tsaka kay Vilma, bigla lang. Edu, number, bigla. Six. Three. Edu is really concerned about the son. She's really a family man. I think they are really very sweet to each other. Nakakaunawaan sila. Pero doon sa number na binigay ni V, si V confused. Confused? Nandun ang parang naglalaban pa isip niya, damdamin niya. Si Edu, ang napipil ko, parang may posibilidad na kung magbibigay sila ng pagkakataon na malayo dito sa Pilipinas, doon maaari sila magkabalikan. Pero hanggang nandito sila at pareho silang artista, napipil ko mahirap. I see the vision of a woman sa kay Edu. May woman sa'yo? Pero, pero, I see Edu not so, in love. Not so serious about it. Maaari nakikipag-date siya. I feel some sort of not in the movies, no? The woman seems to be fair in complexion, who walks like a model. I do not know if she is a model, no? And there's a letter L in the name. No, letter L in the name. I also feel that Edu is going to be concerned about the house. I do not know if it's for himself alone o para sa kanilang mag-asawa o para sa iba. Para sa iba, Edu. Pero may napipil ako talagang asikasuhin siya tungkol sa bahay. Kevin naman, nakikita ko na sisikat pa siya ng gusto at ang pelikula ninyo na Palimos sa Pag-ibig will really become a big hit. Sabi mo, monster hit. Alam mo siya niya ang pelikula, monster hit. With regards sa personal life, B is not so concerned about personal matters. Ang gusto niya makabawi sa mga pelikula niya, sa karir niya. At higit sa lahat ang concentration niya, nilang dalawa, wala sa sarili nila eh.
kung hindi na sa kanilang anak. Maaari, paglaki ng anak nila at hilingin sa ng anak nila, magkabalikan sila, pwede siguro. Pero kung sila lang dalawa, parang may nakikita akong gap. Ano yung gap na yun? Ang nakikita ko, very conservative si Edu as a man. No, ang gusto niya sa babae talaga, yung babaeng pantahanan. Hindi nag-neglige. Mas gusto rin ni Binuha. Pero pambahay lang. Ah, pambahay. Ngayon, si V is really sa simula pa lang sa a very, very career-minded woman. Una-una siya na nag-ano sa pamilya niya. Siya na nagtayong ama-ina sa pamilya niya. Ngayon, hindi niya pwedeng basta-basta mabago yun. Ngayon, kung may makikita siyang isang lalaki na uunawa sa kanya, yun ang magiging matagalan ang relasyon nila. Although, I will predict kung sino man ang may relasyon kay V, hindi ko napipil na panghabang buhay yun. Kaya nangangahulugan. Kaya nangangahulugan. Kaya, maaaring itong taon na ito, hindi pa rin sila magkabalikan. Pero maaaring dalawa, tatlong taon, pag nagpasyang isa sa kanila na tumigil na sa pag-artista, o silang dalawa magpasya na manirahan sa ibang bansa, lalo na sa state, dahil pareho naman silang merong napipil kong tulay doon. Ang ambisyon nakikita ko, meron silang possibility na kung gugustuhin nilang mag-migrate doon, doon matatahimik sila at magiging maligaya silang mag-asawa. Okay. Agreed? Agreed. Alright. Kay Dina pala, Rina, yung sinasabi mo sa akin kanina, yung vibes mo kay Dina Bonnevie. Yung teacher, Dina. Ikaw naman Dina, yun. Dina, give me a number. Number, two Dina. Two numbers. Two numbers. 13 and 23. 13 as people know, is a number of betrayal. Ikaw ang nagbigay niyan, Dina. And whether you're going to admit it or not, deep inside you accept reality, but it hurts to be betrayed. I do not know if what I'm going to say is true or not. Maria, kung magkamali, tulad nga na sinasabi ko nung una. The next number... 23, 9. Kung bibilangin ninyo, kaya ako pinaliliwanag ito, no? Pinaliliwanag ko ito para malaman ninyo na ako'y nanguhula base sa mga numero at hindi dahil sa mga nababalitaan ko o pakipag-usap ko sa mga artista, kundi sa binigay ng number ng artista. Uh-huh. Ang nakikita ko, ang number, pag bumila kayo mula 1 to 9, ang katapusan na number ay 9. Magsisimula uli sa 1 at saka 0. 10. No, kaya bali 1 uli yun. Kaya nangangahulugan, si Dina feels restricted. Yung feeling restricted na yun, whether she likes it or not, by before the end of the year, onward to 1987, she will make a very, very big decision with regards to personal matters. And I would say na wag niyang isipin ang sasabihin ng tao, because I feel as a mother, she is a good mother. And a woman, even she might be a sad wife, can still be a happy mother. Kaya nangangahulugan, ang concentration niya ngayon, nasa career niya, nasa kanyang mga anak. Ngayon, tungkol sa marriage niya, I feel she's floating, the problem is still there, and very soon, she has to make a decision with regards to that. Alright. This is for Dina. Dina. Kasi I heard you sign a contract with the Viva, no? Yes. Knowing you to be outspoken, saka you have the fiery personality, hindi kaya maging ending niya yung mga nangyari kay na Hilda Coronel, nagkakagulo pag umaalis sa Viva. Dina? Nagkakagulo pag umaalis sa Viva. I hope naman hindi. You have the same personality ni na Hilda Coronel and others na. Kami ni Hilda? Nang outspoken. Ah, oh, well. Na magsasalita ka rin, ganon, pag umaalis yeah, sa Viva. So far, still so good. Not me and I'm not her. But anyway, I hope naman hindi magkakaganon, ano. So far, so good. Maganda naman ang mga role na binibigay sa akin ng Viva so far. Napansin nga, kumbaga, etching. Napansin ang galing mo sa pag-arte? Hindi naman. Ayoko naman sabihin yung galing. Hindi, that's too strong word. Totoo. I mean to say, kumbaga, nasilip din naman na may talent din naman pala ako. Napaka-humble mo naman. Di ba? Matagal ko nang hinihintay na masilipan naman ng konti. Pagdating doon, di ba? And luckily naman, sa mga challenging roles na binigay nila, I was given a chance naman to prove myself. Okay. Yes, Portia.
Ate Lud, I'd like to ask a question to Dudes and V. Actually, hindi ko question to. Kasi nanggaling kami sa Lucena sa... Miss, naman, galing kay Dina? No, not really. Oh, yeah. Hindi, galing to sa bundok. Galing mo kay Dina. Galing to sa Lucena City from the nurses of United Doctors kung saan na-confine yung mga tumaob. Tumaob? O, yung... Ayaw na aksidente. Sa Vietnam Rose. Oh. Anyway, ganito yung Dudes and V. Sabi ng mga fans nyo doon, ang nanonotice daw nila sa inyong dalawa, sa inyong relationship, ay si Dudes, pinakikita niya na baliwala, na parang hindi siya nasasaktan sa relationship mo with Rafi. Ikaw naman daw, parang ginawa mo lang na admitin publicly about Rafi, para naman saktan mo si Dudes. So? No, remember, sa fans galing ito. Ngayon, napapansin ko, blackout ang news ni Rafi tsaka ikaw. No? Probably, baka naman plano niyo yun or it's part of the gimmick of the movie. Mm-hmm. At the same time, si Dudes hanggang ngayon, he still keeps saying na wala talagang babae sa buhay niya. Once and for all, paki-explica naman sa ating mga fans kung totoong sinasaktan mo lang si Dudes. O si Dudes? At si Dudes kung nasasaktan ka. At hanggang kailan kayo... Magsasakitan. Magsasakitan. Bago niyo sagutin yan, sumilip muna tayo ng kapiraso sa mga ilang stills ng pelikulang Palimos ng Pag-ibig and to sing the same song na ito, mga kaibigan, si Aloha. At kung sa wakas ako'y tapunan mo,
Tanong ng mga fans kay Portia Ilagan. In the first place, Portia, ever since naman, di ba, alam na nila na basta meron akong pelikula, hindi ako gumagamit ng gimmick. Kung meron man nangyayari, just nagkakataon lang. Ngayon, since ngayon ang pinag-uusapan natin is about Palimos ng pag-ibig, I don't think this is the right time to talk about Ralph. In respect, of course, malaking respeto ko kay Edu plus the relationship. Okay. So I don't think this is the right time. Bakit tumasok si Edson? Yes, I agree with thee. Ano ba si Edson? Gusto ko may Portia. Yes, Portia. Follow-up. No, actually, dudes, these are the kinds of actuations and reactions na medyo nakakapagpaduda sa fans, no? They feel that between you two, parang ikaw ang lumalabas na ayaw na. Something like that. Because of yung hindi ko pa paano pa. Yung ano ba gusto mong palabasin? Ang gusto kong palabasin yung sa kanilang dalawa parang lumalabas, parang maka-Vilma yung mga nagtanong eh. Parang lumalabas na si it is Vilma who's trying to save the relationship. Si Du doesn't give si a damn, parang gano'n. Parang reluctant. Oh, reluctant. Ba, kaya sira-sira parang ganun lang. Dude? Ang dating, no? You agree with me? Yes, I agree with Portia. Simple, no? It boils down to the fact na if everything else is lost, no? If the one thing that we have been able to keep talaga is respect for each other. That's and coupled nice. With that respect, there still is love. Yeah. Because course. That will always be there. Of course, the degree and the type maaaring mag-iba. Pero the word love and affection will always be there. And for as long, isa pa, binding kwa namin, is a fact na may anak kami. Si Lucky ang link. Yes, Josie Manyano. And then, ina, kasi gusto ko sanang pag-usapan natin uli yung negligee na makasaysayan. Pero, pero ibalik ko na muli kay Renjo Mariano. Kasi kanina, ayun, negligee makasaysayan, negligee yun. Oo nga pala. Kasi kanina. Kasi kanina. Yes. Kanina, pagpasok namin dito, busy ka doon sa kabilang sulok, doon sa movie headlines, ano? Nagpatiyan kami nila Rene. Eh, nagulat ako sa ano niya sa amin nung biglang sabi niya, pagkatapos ng kumustahan, sabi niya sa amin, oy, mag-iingat kayo. Meron dalawang reporter na mawawala raw. Na naman! Teka, isang lalaki at isang babae. Buti na lang, tapos na yung taubangka namin. Nandito na kami, nakikita kami. Wala na kami ngayon. Ngayon, ang gusto ko lang maano sa kanya, hindi ba pwedeng magbago yung vibration na naramdaman mong yon? Sandali, bago mo sagutin yan. Renelet na lang yun. Nangyari so na nga kay Bernida. Mag-ingat sana kung sino man ang mga movie writer na babae na maaaring may sakit. Okay. Ha? And I'd like to ask Dina here, no, to for clarification lang, because meron ako nabasa sa column ni Ricky Law. And I think, kasi hindi ako makapaniwala na it's true eh. No, I mean, I know Ricky Law, but then, for clarification lang, Dina, na nag-birthday si Vic Soto and all the Sotos were there, ikaw lang daw yata ang missing. Is this true? I wasn't there. You were there? Mm-hmm. You didn't know it was his birthday? I knew it was his birthday. Pero wala ka doon? Yeah, I wasn't there nga, but I knew it was his birthday. Hindi ka dumating? Kanina si Vilma ang naisip. I knew it was his birthday. Of course, syempre, birthday ng asawa ko, ba't hindi ko malalaman? But I didn't know na may handa. I saw you in it. Hindi naman sila nagpahanda, it was mother. Ah, I see. Okay, Portia. One question for Dina. Dina, you seem to be a very strong woman. She's not. Oh, she's not. She seems to be one. In case na meron ka pang natitirang lakas, na panlaban sa lahat ng mga trials sa buhay mo, would you please share with us, sa audience natin, from where do you derive your strength? Your strength of coping up with all these kinds of situations? I'm sure from her kids. My strength, may lakas ka pa ba? Ayun ko, namamatay na nga yata ako. Yes, hindi,
I pray, tapos most of all, I think na walang mangyayari kung magaganyang-ganyang ka, I cry and I don't know what do you call this? Ang tawag nito. kung magka-self-pity ka, walang mangyayari. So I think it would be best to work and to make a good future for your kids. And for myself also, yung bang... Ay, nakulit na to ka ba? Bigla siya nang hina talaga. Last question, Ronald. V, kung natatandaan mo, minsan sinabi mo na kung ganun si Edu, kung ganun si Edu noon, kayo pa rin sana hanggang ngayon. Ano yung ganun niya noon na sana ginagawa niya ngayon? Siguro yung... siguro yung ano... Hindi, yung pagiging ano niya, yung... Mas naiintindihan niya ngayon ang ikot ng mundo, lalong-lalo na sa mundo ko. You know, yung demand ng time, you know, na... Mas naunawaan niya ngayon. Sana ngayon yon, ano? Sana noon yon. Parang ganon. Anong masasabi mo? I agree. So I agree with this. Alright! With that, mga kaibigan, ay tumbalala sa inyo. Ang PMPC Star Awards 86 sa May 10 sa Fog Art Theater, magbituin gabi.